Okay, bago natin umpisahan yung video guys, meron lang tayong gagawing konting pagbabago dito sa setup ng video natin. So dito, meron na tayong watermark at dito naman, yung ating subscriber count. So at least mamonitor natin kung ilan na tayo guys sa bawat video na ina-upload natin. Okay, umpisahan natin yung review. Okay, so ito guys, yung pinakabagong Android One ng Xiaomi, ang Mi A3. At ito na actually yung third generation nila ng Android One phone. At di katulad ng Mi A1 at Mi A2 na mainit yung pagtanggap ng tao doon. Yung Mi A3 medyo maraming kumalat na issues sa kanya. At yun ang pag-uusapan natin ngayon. Hi everyone! Welcome to Sulitech Reviews. So kagaya na sinabi ko, pag-uusapan natin ngayon si Mi A3. At titingnan natin kung sulit ba siya, syempre. I-unbox natin siya. At higit sa lahat, sasagutin natin yung ilang issues na kumakalat tungkol sa phone na to. Okay, so unbox muna natin. So makikita natin dito sa harap ng box yung tatlong kulay na pwede natin pagpilian sa Mi A3. Okay, sa gilid, Mi A3 branding tsaka Android One branding. At sa ilalim, makikita natin yung specs ng phone na to na pag-uusapan pa natin mamaya. Pero ngayon, makikita natin na meron siyang triple camera setup, 4030mAh na battery, fast in-screen fingerprint scanner, at Qualcomm Snapdragon 665. At sa baba ulit, Android One branding. Okay, open natin to. Pag-open natin, syempre, nandiyan yung document sleeve. At sa document sleeve, nandiyan yung kanyang jelly case. Tabi muna natin. Ito yung phone. At sa ilalim ng box, nandiyan yung power brick at yung USB Type-C cable. Tanggalin natin ang plastic ng phone. Okay, so una natin pag-uusapan guys, yung under-display fingerprint scanner niya. So try natin ngayon. Okay. Isa pa. Okay, most of the time naman guys, nababasa niya yung fingerprint ko. At sa lahat ng mid-range phone na na-try ko sa ganitong specs at sa ganitong price range, ito yung pinakamabilis na under-display fingerprint scanner. So, pagdating sa fingerprint scanner niya, wala tayong problema guys. Doon tayo sa display. So, merong Super AMOLED 6.8 inches na screen ang Mi A3. Meron siyang 720p display, 286 ppi, at meron siyang Corning Gorilla Glass 5 protection front and back. At kagaya na makikita nyo ngayon guys, wala naman ako nakikitang problema dahil lang sa 720p display yung Mi A3. Huwag natin kakalimutan na Super AMOLED to, kaya sobrang sharp ng images, ang ganda ng kulay. Medyo saturated lang siya, ewan ko kung deal breaker yun sa inyo, pero sa akin okay lang naman. Makikita nyo na ang sharp ng icons, pati yung text sa ilalim ng icons, sharp din. Tapos natin yung settings, ayan. So, wala akong nakikitang problema kung 720p display yung Mi A3. At kung tutusin, advantage yan para sa performance. At speaking of performance, ang Mi A3 ay merong Snapdragon 665 11nm at Adreno 610. At out of the box, syempre Android One, naka-Android 9.0 na siya. Yes, tama kayo guys. Naka 6 series pa rin ang Snapdragon itong Mi A3. At para sa akin, sana ang ginawa na lang ng Xiaomi dito, naka 712 na rin siya, kasi yung Mi A1 tsaka Mi A2 naka Snapdragon 6 series na. So itong third generation sana, ginawa nila lang 7 series, pero hindi pa rin, nag-stick pa rin sila sa 6 series. Pero tingnan natin guys yung overall performance ng Snapdragon 665 dito sa Mi A3. Mag-Antutu benchmark tayo. Okay, total score natin guys, 139,945. Not bad para sa isang mid-range phone. At para makita natin yung performance niya sa gaming, ito yung gameplay niya sa Asphalt 9. Okay, so itong nakikita nyo guys ay hindi high settings, naka-default settings lang to. Kasi nung tinanay ko siya sa high settings, ang daming frame drops na nangyari. So try natin siya ngayon sa default settings. So makikita nyo na kaya naman ng Mi A3 yung Asphalt 9, pero meron pa rin akong pailang-ilang nakikitang mga frame drops. So hindi smooth yung experience sa gaming dito sa Mi A3, although kagaya na sinabi ko, kaya niyang i-handle, pero hindi smooth. Okay, at bukod doon guys, yung sinabi ko kanina, naka Android 9.0 out of the box itong Mi A3. Syempre, Android 1 to. So, meron tong 3 years guaranteed na tuloy-tuloy na security patch updates. Tapos, 2 years na major Android updates. So, yung Android 10 na susunod dito, makakaabot pa yung Mi A3. May experience natin lahat ng bagong features sa Android 10.
At out of the box din, after may setup, meron lang tatlong pre-installed na software dito sa Mi A3. So, nandito yan sa Mi folder. So, merong Mi Community, AliExpress, at saka Lazada. At pagdating guys sa mga everyday applications natin, katulad ng social media, Play Store, or katulad ng Lazada or Shopee, okay naman yung pagbukas niya. Halimbawa ito. So, mabilis naman kahit papano yung Lazada. So, okay din naman. So, kung gagamitin natin to sa everyday use, wala tayong problema. Pero sa gaming, medyo mag-isip tayo ng dalawang beses bago natin piliin si Mi A3. Okay, next guys ay yung kanyang memory. So, merong micro SD card slot itong Mi A3 up to 256GB of SD card memory. Pero kung lalagyan natin siya ng micro SD card, isang SIM lang yung pwede natin magamit dito sa Mi A3. At merong tatlong variant yung Mi A3, pero dalawa lang yung available dito sa Philippines. Meron siyang 64GB of internal storage at 4GB of RAM at 128GB, 4GB of RAM. At yung wala sa atin, yung 128, 6GB of RAM. Sa India lang available yun. Okay, doon naman tayo sa camera ng Mi A3. So, meron siyang triple camera setup, 48MP, 1.8 aperture, 8MP ultra-wide, 2.2 aperture, at 2MP, 2.4 depth sensor. So, pasensya na kayo guys. Ito lang yung nakunan ko sa camera ng Mi A3 kasi nga medyo maulan tayo ngayon dito sa Quezon City. So, pagpasensyaan nyo na. So, kagaya nung nakita nyo guys, napaka-sharp ng images. Wala akong masabi. Pagdating sa camera, panalong-panalo kayo dito sa Mi A3 para sa price niya. At pagdating naman sa video, kaya niyang mag-shoot ng up to 4K 30 frames per second. Hindi natin alam sa mga susunod na update, baka magkaroon siya ng 4K 60 frames per second. Hindi natin alam kung kaya niya yun. At kaya niya ding mag-shoot ng 1080p, 30 at 60 frames per second. Okay, last but not the least ay yung kanyang battery. Meron itong 4030mAh na battery at capable sa 18 watts fast charging. Okay, so yun yung specs ng Mi A3 guys. Pag-usapan natin yung issues na pinag-uusapan dito sa Mi A3. Okay, magkaroon tayo ng konting comparison guys. Yung Mi A1 tsaka Mi A2 parehas 1080p display, 403ppi density. So ang gaganda ng resolution ng dalawang generation na nagdaan dito sa Mi A lineup. Samantalang itong Mi A3, 720p lang, 286ppi density. So ito yung deal breaker para sa marami kaya hindi nila binibili yung Mi A3. Pero hindi nila nakoconsider yung napakadaming lamang ng Mi A3 dun sa nagdaang dalawang generation ng Mi A lineup. So isa-isayin natin yan. Unang-una, 720p display to pero Super AMOLED screen yung display niya. Hindi katulad ng Mi A1 tsaka Mi A2 na IPS LCD lang. Tapos yung screen ng Mi A3 halos wala ng bezel. Hindi katulad ng Mi A1 na sobrang kapal ng bezel. Tapos yung Mi A2, manipis nga yung bezel pero meron pa rin. So kung kayo yung tipo ng tao na ayaw ng bezel, panalo si Mi A3 sa inyo. Tapos Corning Gorilla Glass 5 yung protection ng Mi A3 front and back. Hindi katulad ng Mi A2, hindi declared ko anong version ng Corning Gorilla Glass yung ginamit sa kanya. Yung Mi A1 naman, Corning Gorilla Glass 3 lang. So, updated yung Corning Gorilla Glass Protection ng Mi A3. Pagdating naman sa chipset, parehas 40 nanometer yung Mi A1 tsaka Mi A2. Samantalang itong Mi A3, Snapdragon 665, 11 nanometer. Mas mabilis at mas tipid sa battery. Pagdating naman sa memory, oo, merong 6GB of RAM yung Mi A2, pero yung Mi A2 walang SD card slot. Pagdating naman sa camera, yung Mi A3, yung may pinakamalaking specs, meron siyang triple camera setup at yung main camera niya, 48MP. Kahit sa selfie camera, panalo pa rin si Mi A3, meron siyang 32MP. Pagdating naman sa fingerprint scanner, depende na yan sa inyo kung ano mas preferred ninyo. Yung Mi A1 tsaka Mi A2, merong fingerprint scanner na conventional dun sa likod ng phone. Samantalang Mi A3, under display fingerprint scanner. Tapos meron ding 3.5mm jack yung Mi A3 kagaya ng Mi A1. At pagdating naman sa Bluetooth, lahat sila 5.0 yung version. Pero itong Mi A3 lang ang merong aptX HD compatibility. Ano yung aptX HD? Yung aptX HD ang nagpapaganda ng wireless sound natin. Kung gumagamit tayo ng Bluetooth earphones or headphones, maganda yung tunog kapag merong aptX HD yung isang phone. Para kang naka-wired, ganun yung performance niya.
At panghuli guys, dun sa battery, yung Mi A3 ang may pinakamalaking battery capacity, 4,030 mAh, at may pinakamalaking endurance rating. Ayon sa GSM Arena, meron siyang 101 hours of endurance rating. So para sa mga nag-iisip na yung Mi A3 ay step back sa Mi A2 or sa Mi A1, para sa akin hindi yun totoo kasi nakita naman natin na mas madaming upgrade yung Mi A3 kaysa sa Mi A2 or Mi A1. Yung screen resolution lang talaga. Kung deal breaker sa inyo yung 720p, kung sobrang sensitive ng mata nyo sa display, then sige, skip nyo to. Pero kung hindi naman, katulad ko na okay na sa akin yung 720p at advantage yun, ulitin ko, advantage yun sa gaming, advantage yun sa battery life, okay na okay sa atin tong Mi A3. Okay, so pag-usapan natin guys yung price ng Mi A3. So yung 464 variant niya, itong ginagamit natin ay 10,990 pesos. At yung 4128GB of internal storage ay 11,990 pesos. At pwede nating mabili yung Mi A3 sa Snowbell Gadgets and Accessories. Pwede niyo puntahan yung kanilang Facebook page, nandiyan sa description sa baba. Updated na po 'yan. Yung mga nakaraan pa lang link na nalagay ko, hindi na updated kasi nabago ng Snowbell yung kanilang Facebook link. So updated na po 'yan, nandiyan sa baba. At kung meron pa kayong tanong tungkol sa accessories ng Mi A3 like cases, tempered glass, pwede niyo i-chat yung Snowbell Gadgets and Accessories. Itanong niyo sa kanila kung meron sila na. Okay, so yun lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong sa inyo yung video na to kung nag-aalangan kayong bumili ng Mi A3. Ako, marirecommend ko sa inyo to kasi guaranteed na secured yung phone niyo dahil tuloy-tuloy yung updates. Plus, maganda yung screen, maganda yung camera. Mura lang siya, hindi siya ganun kamahal. Maganda yung selfie camera. Meron 3.5mm jack. Ang laking bagay sa akin yan. At yung performance niya para sa everyday use, tamang-tama lang. So para sa akin guys, yung Mi A3 ay sulit na sulit. So yun lang muna guys, maraming salamat ulit sa panonood. Para sa samat-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.